Hi guys! Hi peeps! This is Louie, Gascon as in LPG! Sabog! So, ang tanong ngayon is... Ito. Okay. Pangutan na, dagan. Duha lang ha, duha lang. Ang dami kasi, kaya... Kailan mo dapat i-let go ang isang downline na walang production pero andyan naman palagi? Oh, yan. Guys, usapang networking talaga to ha. Maganda yes. To. Hindi lang to sa yung global, pati sa lahat naman nagne-network. Mm. Kailan ba dapat i-let go yung mga downlines na hindi naman nagpo-production pero nandyan lang sila parati? Hindi mo naman sila kailangan i-let go. Hindi mo lang sila priority. Nag-gets mo? Iba yung pag-let go. At iba yung hindi mo sila priority. Halimbawa, tinutukan ko na sila ng 1 month, 2 months, 3 months. Ang worst, tinutukan mo na pala ng isang taon, tapos pinipilit mo pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi masyado tayong attached doon sa taon na gusto natin tulungan. Pero, what if mabagal talaga? Eh ngayon, eto, habang nandiyan ka, tinututukan mo sila, nagiging pabigat din sa'yo. Hindi naman sa pabigat, but ang point ko, kung meron kang goal, ibig sabihin, ang hahanapin mong mga tao, yung mga mabibilis lang din, yung mga game, yung mga... Mabilis din mag-grow, mabilis matuto, nagpo-produce. Kasi kung tututukan mo sila, pati ikaw babagal. So, hindi mo sila i-let go, nandiyan lang sila. Respect yung process nila. Kasi may mga taong mababagal talaga. Hayaan mo muna sila, meron silang tamang pacing. Hindi mo sila i-let go. Hindi mo nga lang sila priority. Kumbaga, kung bibigyan mo sila ng oras, kung dati 50% ng time mo nandiyan, hindi na. Gawin mo, 15% ng time na lang, ganun na. Doon ka tututok sa mas mabilis. Kasi para at least ikaw mabilis din. Para lang na yung naglalakad o may lakad or lahat kayo nagka-camping or mountaineering. Kung may mga tao kang kasama na mabigat, mabagal. So, kung iisipin mo sila, pati ikaw babagal din. Lalo ka matatagal sa destination na gusto mong puntahan. Pero yung mga kasama mo naman na game lang, na walang ka-complain, mas mabilis kayo makakarating. So, sa akin, wag mo silang isipin. Isipin mo yung pacing mo kasi ikaw babagal din. Para hindi ka maapektuhan, so focus ka sa galaw mo, sa sarili mong galaw. Huwag ka magpa-apekto sa kanila. Ulitin ko, hindi mo sila i-let go. Hindi mo nga lang sila priority. Alam mo na dapat kung sino yung mga priorities mo. Okay. Na katulad mo rin na mabilis, gusto mo mabilis, ang kausap, mabilis kausap. Ano ka simple. Very well answered, no? So, last but not the least na question, okay? Okay. Kailan ba ang tamang oras para mag-invest sa ibang negosyo? Okay, kasi pag may pera na kasi, minsan mag-networker, di ba, kumikita na. Ngayon, pag may pera na, mag-iisip na kung saan ba ilalagay yung ibang pera. Sa negosyong traditional business ba or ibang negosyo ba? Okay. Yan ang nangyayari sa ibang ano. So, when ba ang tamang oras? Maganda talaga to para sa mga networker na kumikita. Mm. Na may kita kasi na income talaga, yes. O may kita pa na alanganin. Mm. Maganda to. Concern to sa lahat ng mga networkers. Mm. Ngayon, paano the best na sagot dyan? Kailan dapat? Huwag ka muna mag-isip kung paano. Kasi sumasabi tayo. Halimbawa, ang networking na business, mas malaki talaga negosyo to. Kung talagang naaral mo to, mas malaki. Kasi ang kayang, katulad ko, halimbawa, nakaka 7 digits ako na income. Ang traditional business, ang hirap kumita ng 1M. So kung ikaw kumikita ka palang ng 6 digits, huwag ka masyado magmadali. Ang pinaka-the best na magnegosyo ka, yung dapat magnegosyo ka na hindi kakain sa'yo ng oras. Pinaka-the best, kumita ka ng malaking pera, ang pinaka-advice ko, land banking. Kasi land banking, mamili ka ng lupa. After years na, walang lugi yan. Sabihin, pwede ka pang tumubo dyan. Huwag kang magmadali na mag-manage ng business. Ang traditional business, kakain ng oras. Ang land banking, kaysa ipunin mo yung pera mo sa banko, talo ka pa sa inflation rate. Kumbaga sa land banking, makabili ka ng maraming lupa after 1 year, 2 years. Katulad niya, yung nabili ko sa Balamban, 3M ang bili ko. Ngayon, may bumibili ng 5M. So kung di ko tatayuan ng resort yon, wala pang 1 year, kumubo na ako ng almost mga 2M. 2M na! Wala pang 1 year yun. Eh kung sa banko ko nilagay yun, wala yun. So ang plano ko din, kasi dati, nakahawak kong pera, Invest ako sa ganito, pero hindi rin maganda eh. Kasi hindi ko rin mamamanage eh. So the best niyan, huwag kayo magmadali. Huwag ka munang mag-traditional business. Kagaya ng... perfect example experience to. Experience na to na naglaro ng business, eh di ba?
Hindi. Pag network, network muna kasi ang network, malaking negosyo to. Ang next na level natin, real estate. Mag-develop tayo ng mga properties. So, yun ang pinaka-the best na gawin para sa akin. Huwag kayo pumasok ng negosyo na alanganin ang kapital mo. Kung meron ka mga 5 million pataas dyan, okay, okay na yan. Pwede na tayo mag-start dyan. But yung negosyo na hindi kakain ng oras sa atin. So, ayun yun. Okay, very well said. Thank you so much, upline Louie. So, walang kakupas-kupas talaga ating grand upline. So, upline Louie Gascon. He's no other than the top one distributor of Alliance in Motion Global. Yeah. Wala yung top one na yan. Ang importante, negosyo. Bonus na lang. Eto, that's it for today's episode. And I hope marami kayo natutunan sa video na to. And if you do, just give it a thumbs up. And pakishare na rin yung video natin. Please subscribe and pakiring yung notification bell para sa susunod na video, ma-notify ka. This is Louie Gascon, sending you love and light. Yeah.